mahalaga ako. Kahit niloko ako, kahit tinraidor ako, kahit pinagpalit ako, mahalaga ako. Kahit anong itsura ko, mahalaga ako. Kahit ganito lang ako, mahalaga ako. Totoo yun. Pero, hindi naman ibig sabihin nun na hindi na tayo dapat magbago. Pero, hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na dapat mag-move on. Pero, hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka na dapat bumangon. Sapagkat sa mas mararamdaman natin, mas makikita natin ang ating halaga kapag tayo'y nasa Kanya. Doon lamang naramdaman ni Mateo ang halaga niya. Nang kay Kristo, siya ay sumama. Hence, mas mararamdaman natin ang ating halaga kapag tayo nagbago mula sa ating pagkakasala or kapag tayo ay bumangon mula sa pagkakasala na ibinigay sa atin, ipinaranas sa atin ng ating kapwa. Huwag nating patuloy na pababain ang ating halaga sa pamamagitan ng patuloy na pagkakasala or kaya ay sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhay sa kalungkutan o sa dusa na idinulot sa atin ng kasalanan ng iba. Huwag nating hayaan ng Diablo ang magdikta, ito lang ang iyong halaga, ito lang ang iyong presyo sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga banat sa isip at sa puso natin. Hanggang diyan ka na hindi ka na makapagbabago pa kahit ano ang gawin mo. Naku, wala nang magandang mangyayari sa iyo, wala nang magkakagusto rin sa iyo, wala ka nang maabot sa mga pangarap mo, hindi na magkakatotoo lahat ng banat. Sapagkat kapag pinaniwalaan natin ito, yes, nandun pa rin ang ating value, pero eventually, isesale na natin ito sa kahit sino o sa kahit ano. O di ba't may kilala tayong mga tao na sa ating mga salita ay sinasayang eka ang buhay? Yung bang pwede pang umasenso, pero ayaw nang magbalat ng buto. Yung bang pwede pang magbago, pero kung bakit patuloy na nagpapakaloko? Yung bang pwede bang maging masaya, pero ayaw harapin ang kinabukasan o ang kasalukuyan ng may panibagong pag-asa? Napapako sa kalungkutan na. Nandun pa rin ang kanilang halaga, pero bakit mo sinasabi, sinasayang ang buhay? Kasi alam mo, nandun yung halaga, pero sinasayang pinabababa nila. Ikaw ang nakakakita, hindi na sila. Lalong-lalo na, ang Diyos ang nakakita, mahalaga pa ito eh. Pero sinasayang nito ang buhay niya. Eh sige nga, nakakita ka na ba ng sanglaan na yung sinasangla mo ay tinutubos sa'yo ng mas mataas sa presyo nito or at least patas sa presyo nito? Nakakita ka na ba ng sanglaan ganun? Wala pa! Laging mababa, di ba? Laging palugi! At hindi naman lahat, ha? Pero sa mga nagsasanla na hindi nakikita, hindi pinahalagahan ang tunay na halaga ng kanilang sinasanla, matustusan lamang, maipagpatuloy lamang ang ginagawa nilang kabuktutan o masama, eventually, kahit gaano kahalaga ang kanilang sinasanla, unti-unti, maririmita na ng iba. Ganun din ang sa atin ay mangyayari kung hindi natin ipahalagahan ang ating value. At dahil sa katigasan ng ating ulo, sa pagkakasala at sa pamumuhay sa kalungkutan o kapighatian na dahil sa mga pangit na karanasan, ay isasanla natin ang ating buhay sa Diablo. Unti-unti, bababa talaga ang ating presyo. Unti-unti, maririmata tayo ng demonyo. Huwag sana ganun. Habang maaga, magbago, bumangon. Ito sana ang ipagdasal natin para sa ating sarili, lalong-lalo na kung may mga area sa ating buhay na dapat nating baguhin, pagdasal natin ang mga taong gusto nating magbago. We'll be right back.